Welcome back again sa ating channel. Ngayon ay nakikita nyo yung aking blue eyes, ice plant something. As you can see guys, kitang-kita naman sa paso talaga, yan, sa stem niya, na sobrang dehydrated siya. Doon palagi siyang basa. Hindi ko alam kung anong nangyayari na palagi naman siyang basa. Pagkatapos, dehydrated pa rin siya. Tsaka yung mga stem niya, as in yung parang nagda-dry na. Kaya, operation save the plant tayo ngayon. So, ang gagawin ko dito siguro is pubunutin ko siya sa paso and then yung ibang steam, ikakat ko, ipopropagate natin. Kaya, para ipopropagate natin para hindi siya mamaalam guys. Sayang naman kasi kung mamaalam siya. Oh, diba? Naninayang ako. Doon nung dumating to sa akin, ano, isang steam lang yan. Yung maliit lang, yung ganito lang kalaki, ganito. Ganito lang siya kalaki dati. Tapos, parang ganyan din siya, dehydrated masyado, oh. Yan, dehydrated din siya masyado nung dumating yan sa akin. Pero nasave ko siya, naging dalawang pot ko pa yan sila, yan. Ito yung isa, aray. Yan, ito yung isa, dehydrated din siya. So, yung gagawin ko dito guys is, bubunutin ko na lang siya sa kanyang pot. And then, I will going to change the soil. Kasi, parang may nakikita akong something sa kanya, ayan, oh. Parang may aphids siya siguro sa baba, ayan. Yan yung muna gagawin natin dito guys, is ikakat muna natin yung steam. Yan. Cut muna natin siya. Okay pa siya, okay pa siya, oh. Okay pa talaga siya. Ang gagawin natin is ikakat ko sila isa-isa. Aray ko. Kasi dapat yan. Itutusok natin sila mamaya sa sa paso. Okay siyang i-diretso mo lang sa paso. Bubuhay din naman sila. Sorry, yan yung mga nakat natin. Tanggalin lang natin ito. So, pwede pa nga save. Pwede pa siyang masave guys. Ayan. So, ayan. Madami tayong propagate. So, ayan. Kasi super, ano na siya. Super dry na siya. Kaya, ikat natin sila guys. Ay. Bubuhay pa naman to siya. Sorry. Para dumami. Ganito lang yung way ng aking pagpapadami. Anyway. Probably natested ko na tong ganyan kasi nabuhay naman na yung aking ano doon. Nabuhay naman na yung aking mga kinat. Yan. Mga kinat nga ko nung una tsaka itinanim ko. Yan. Kahit parang dehydrated na siya masyado o ayun. Ito pa siya. Nabubuhay pa rin naman siguro siya. So, kasi mahilig sila sa water. Ang ilalagay ko sa kanilang soil is yung watering, yung may nagre-retain ng water. Ayan. Kailangan ko na ng scissor na. Tapos cut pa natin yung isa dito. Pwede yung isa guys, cut pa natin. Basta yung mga dehydrated na isikatan natin guys para masave din sila. Ganyan lang naman ito. Parang iiwan ko na lang siya hanggang ganyan. So, this one. Cut to sa ilalim. Ayan. Tanggalin ko lang yung mga dry leaves niya. Kasi minsan sila yung magkukos ng rot rat at saka aphids. Ay! So, ayan guys. Cut. 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 And cut. Ayan. Mukhang madami-dami tayong i-propagate today. Then, ito pa oh. Yung ano, yung dry na steam. Basta tatanggalin na natin lang sila. Tapos ito, papalitan lang natin ng bagong soil. Lilipat lang natin sila. So, cut testing. Ayan, just like that one. And then this one, oh. Cut pa rin natin. Kasi parang dehydrated na siya masyado. Cut natin para magkaroon na sariling, ano yung ating. So, bubuhay pa to sila, don't worry. Tatanggalin natin. Tapos itanim na natin sila diretso sa soil. Anyway, yung gagawin natin dito diba is i-ano natin sila. I-uprot. Sige naman. Sige naman. Sige naman yung skin.
plant. Next time na siya. Sa kanyang ano. Okay naman yung soil niya. O yung roots niya. Pero wala namang problema sa roots niya. Ayan. Yun na lang yung soil. Napapansin ko is parang may puti-puti na siya, guys. Ayan, ano. May puti-puti na siya dyan banda. So, meaning pag may ganyan yan, hindi siya healthy. May. Kaya gawin natin dito. Siguro ganun, hindi ko na ito hugasan. Kaya i-transfer ko na lang sa ibang soil. Okay naman yung soil niya. Simple naman na siya. Hindi ko lang alam kung ano ang naging problema niya. Siguro baka hindi fast draining, pero hindi, hindi nga fast draining yung soil. Pero sa pagkaka ano ko, parang ayaw naman nila ng sobrang, yun ang sobrang dry kasi nagda-dry talaga siya. So, ayan. Linis-linis pag may time. Lilipat natin siya sa isang paso, guys. Ayan. Ay, di. Lipat ko lang po dito sa paso. Anything like that. So, this one. Ayan. Oh. This is the problem. Ways, hindi siya. Nagkakaroon ng. Pero wala lang ang ano niya. Yan yung problem, guys. Yung soil is may mga puti-puti na. So, hindi siya, hindi healthy yung soil. May parang aphids. Ganyan. So, kailangan. Palitan na talaga natin ang soil. Ayan. Saan maging okay sila? So far, gusto ko siyang maging okay. So, that's it. Ayan. Yung soil mix ko is buhangin, vermicast, and carbonarized hull. Haluin lang natin sila, guys. Yung aking soil mix, guys, is intended ko talaga to para sa mga plant na mahilig sa tubig. Kaya kasi nagre-retain siya ng tubig. So, ayan. So, guys, hugasan na natin yung ating paso. And then, lalagyan ko na lang siya ngayon ng soil. Lagyan ko siya ng soil. Hugasan ko na muna siya. Yung soil ko, guys, is experiment ko lang ito. Sandy, pero may bato-bato siya. Lalagyan ko siya ng rice hull at vermicast. Feeling ko itong ganitong klaseng soil yung gusto ng GLC, guys. Ayan. Ayan sa soil. Hindi ko na hinugasan yung aking plant. Didiretso ko na lang siyang itanim, guys. Hindi ko na siya nahugasan pa. So, what I'm going to do is plant. So, yan. That's it. Nasa bagong anyo na siya. Ng kanyang pots. Nabago na siya, oh. Oh, guys. Yan. Bago na siya, guys. Saan na lumaki siya? Itong maliit, eh. Lalagay ko lang. Ito. Dito na rin yan sa tabi niya. Para kasama pa rin sila. May bago na naman tayong mukha ng halaman. Tsaka, ayan na siya. Nakabago na tayo. And then yung mga cuttings natin, ayan. Yung mga ipopropagate natin. Yan sila. Ipopropagate natin sila. Isa-isa itutusok natin. So, nakatapos na tayo ng isa. Maybe, ang dumi. Ito guys, yung aking mga na-propagate na dati. So, yan, itutusok natin. So, this one guys is may mga ugat na yan sila. Ayan. O, yan o. Cuttings lang din to. Pero may mga ugat na siya. Sila. Pero may something dyan. Naayaw ko. Ayan. Tusok ko lang sila ulit. Tingnan nga natin kung may ugat na to. Ah, meron na. Meron na guys. Ayan. Nga. Ayan o. Nga tinusok ko lang po sila guys. May ugat na. Kaya, dyan, balik lang sa lupa, ganyan lang. Ganyan, tapos ayan ito, tusok lang natin. Teka.
Maliliit yung ilalagay natin dito. Tusok lang natin guys. Ayan. Tusok lang. Ganito lang. Ganyan. Ganyan lang sila. So, mga 2 weeks after, hindi ko na siya air dry. Dinerecho ko na siya kasi mahilig din naman sila sa water. Kaya hindi na ako nag air dry guys. Tinusok ko na lang to sa soil. Diretso. Tusok lang. Tusok. Mabilis naman sila magkaugat. Basta moist lang yung... Napansin ko, pag moist yung lupa is mabilis silang magkaugat. Mabilis pa silang magkaugat. Ayan. So, doon. Tusok-tusok lang. Tusok-tusok. Tapos, i-update ko to sa inyo. Mga after a month siguro. Papakita ko kung ano yung naging result niya. Diba? Kita ko sa inyo guys. Sana mabuhay sila. Kasi sayang yung effort natin. Pero mabuhay sila kasi sabi ko nga okay, tubig sila. Okay lang silang hindi na i-air dry. Sa akin lang ha, okay lang hindi na sila i-air dry kasi dila water naman. So yan, diretso na lang tusok sa soil. So yan. May bago tayong, ito yung mga nauna kong itinusok yung tatlo. Parang okay na sila o nakaka-survive na sila. Unlike dito o tingnan mo super dehydrated nila. So yan. Okay na tayo this one. So, yung ito na akin, yung mga ito na naiwan is itutusok ko na lang din sa yan, sa mother niya. Para, hindi, ito ko tutusok. Para mapansin natin kung yan, dito bago din. Kaya dito ko na muna sila itutusok guys. Yan. Hindi lahat bawal. Ano ba? Ba yung mga pinagsasabi nyo? Kasi pag ganito guys, is mabilis sila mag-roots. Tapos pabayaan mo lang sila sa isang tabi, yung galaw-galawin. Tips, pag may bago kayong propagation, huwag kayo, huwag yung galaw-galawin, just like this one. Ewan ko kung anong nangyari dito, pero parang ano siya. So, yan. Ito important. Dito pa na lang sa nanay mo. I think, na tayo. And then, ayan. Tapos na siguro tayo guys. Ayan, sinave natin yung mga dapat ma-save. Lalo na ito kasi sayang kung hindi ko siya ma-save. This one yung bago lang ding propagation. This one, yes, that's bago. So, yan. Bye! Thank you for watching again!